So hello guys, no? Stock review tayo, October 20. So ito yung ating mga re-reviewin, si PCI, JPC, MBT, BSC, ASEN, Converge, PCOR, Monde, ASX, Asichel, PH. So yan. So may nag-comment sa ating YouTube channel. So sabi niya, si ating George Kwang. So bossing pasilip ang MBT at JPC, thank you. So yan po, sisilipin natin ang ating JPC. Kunan na natin yung dalawang yan, ano? Silipin muna natin yung ating numbers sa ating index. So yan. So si PSCI ay nag-close tayo ng green, no? 7297.08 level or 30.77 points or 0.42%. So ating value turnover, 9.4 plus 2 billion. Halos ano? Halos 12 billion. So lamang ang ating advances, which is 106. Ang ating declines, medyo ano? 80. So ating sector, ang nagana lang yung ating ilang araw na nag-green, si Banking Financial is medyo nagko-correct, 0.11%. At si ating Marinette Oil and the rest are green. O, silipin naman natin yung ating net foreign selling at buying, kung meron man, no? So yan, tayo yung nagkaroon ng net foreign selling na negative 31 million. So 2 days, halos 90 million yung ating selling, pero hindi siya ganun kalaki tulad ng the past 3 days natin na net foreign buying, no? So yan, silipin na natin yung ating chart kay PSEI. So si PSEI, halos ilang araw tayo nag-green sa kanya. So mamaya ka na ASX. Ayan. So yun, halos malapit na tayo sa ating ano, no? Sa ating 7.3 area. Medyo malapit na natin ma-maritas ulit after ilang ano, halos nung January tayo nung huli ng top out nung ating 7.3 area. So medyo malapit na. So let's see kung magkakaroon tayo ng resistance sa ating 7.3 or sa ating 7.4 area. So ayun yung ating mga aabangan kay PSCI ngayong week. So hanggang sa Friday, kung untog ba tayo dyan o mauntog tayo dito sa ano. Maybe next week mauntog tayo sa 7.4 at ngayon bukas baka i-break or make natin bukas to. So yung sa ating channel, sa upward channel natin is medyo lumalabas na siya, no? Ito medyo nang bi-break out na. So ito yung mga area na aabangan natin din sa ating MACD. So ilang malakas pa rin yung momentum ng ating index ngayon, no? Pataas ang pataas yung buy momentum araw-araw, pati yung ating value turnover lagi malaki, halos 10 billion lagi, no? Sa ating RSI, medyo mag-overbought area na si PSEI. So may mga pagkakataon na nauntog siya nung nakaraan sa RSI 72, pero may mga araw siya nang kakaroon talaga ng meron siyang mga na talaga na kakaroon ng extension sa RSI 82. So, ito rin, no? Medyo mataas siya. So, may mga times na nagkakaroon talaga ng extension. So, let's see kung mauntog tayo sa RSI na natin, 72. So, ayun si PSCI, no? So, nandun pa rin yung bakunahan, pati yung paglulog ng restrictions. So, price in na rin, kaya yung ating market is umakit ngayon dahil ayun, kukunti na lang siguro yung ating nagkakavirus araw-araw. So, silipin naman natin yung ating COVID case, no? Ayan, no? So, 67,000, medyo tumataas. Pero hindi siya yung, ano, bumababa, tapos tumataas ng bahagya, then bumababa in the next days, no? So good yan, no? So, dahil dyan, baka lumog na ating restrictions. So, ating unang stock na pinapasilip ng ating viewer na si, ano, Urge Kwang. So, yan, si JFC natin. Si JFC, may position din ako dito. Kaso nga lang, ang ginagawa ngayon ni Jollibee ay Conso at Highs. So gumagawa siya ng channel dito. Ito yung support natin na isa. Tapos ang pinakamalalim natin ay yung EMA 9 natin, yung red line. So
Baka siguro ang ginagawa nga ni Jollibee kasi bisa kanyang bid and ask. Medyo malaki yung kanyang harang dun sa 230 pesos. Baka nag-accumulate pa siya. Pati yan eh, pati non-stop din yung kanyang net foreign buying na ano eh, halos 3 days na ng ilang ano, 50 million, 20 million pataas lagi yung kanyang net foreign. Ibig sabihin, yung mga foreigns is nag-accumulate sa era na to, sa era na yan. Kaya hindi na siguro nauhulog yung price. So, observe pa rin natin dahil medyo ano, malapit na yung ating PSR, yung ating sense of reversal. Kasi pag umabot yan dito, magde-decide yan kung ano. Kapag yung candle tsaka yung PSR is medyo malapit, pag hindi umangat yung candle, kung pala tayo magkaroon ng short term na ano, na trend, no? Tapos yung ating support nga, ayun nga, EMA9 tsaka ito. So hindi pa matibay yan. Pero kasi ilang araw tayo nag-hold sa area na yun eh. So baka na yan, accumulation stage. Check natin yung ating MACD. So sa MACD, may nakikita tayong bearish divergence dahil may paghina ng momentum. Ayan o. Medyo humihina yung momentum. Then sa ating RSI. Sa RSI natin, ang support, itong trend line. May nakikita tayong trend line na ano. So kung kakaroon siya ng sideways, baka i-tap out itong trend natin. Ayan, bago tayo mag-overbought, no? So yung mga ano siya, ito yung abang na level sa ating RSI, RSI 70 to 80, ito. So may mga times siya nagkakaroon pa ng mas mataas na extension sa overbought area. O si Jollibee ulit, nga, consort highs. Pati recovery play din, siguro pagka lumuwag talaga yung restrictions is babalik yung tao sa mga fast food, and siguro yung time na ulit baka magkaroon ng play si Jollibee. So yun yung ating mga upper levels na abangan ito. So 239 area, yung ating next na mataas na area. So yung ating TP, medyo mataas, pre-pandemic levels, kung kayang makabalik ngayong taon, halos 40%. So yan, si ating JFC. Si ating next stock, si MBT. So bangko, no? Si MBT, nung nakaraan, na-review natin to, meron siyang ano, sideways channel. So yung kanyang upper, ano, ito yung pinaka, ano niya, pinaka-tuktok, tapos yung pinaka-bis niya ay yung baba ng channel ng 43 area. So ang possible na gawin ni MBT, pwede niyang gayahin to na konso at highs, mag sideways movement dito. Kapag hindi kayang ano, i-break tong ano, tulad nitong isa nagkaroon ng attempt pero hindi nag-break. So possible, kung hindi pa naging maganda yung galaw ng bangko ngayon, is sideways muna talaga. So baka i-continue ni MBT yung kanyang channel. So, kasi ilang beses na hit yung bottom eh. Ito. So let's see kung mga ilang araw kung mag-hold sa konso at highs. Tapos magde-decide to kung i-break tayo dun sa ating na ating middle channel. Ayun oh. Middle channel or kung ulitin yung kanyang DNA na sideways na malaki yung range. So yan si ating ano, yung ating pinaka-pattern sa kanya. Yung ating MACD. Ayan yung ating MACD, meron tayong nakikitang bearish divergence dahil may paghina sa buying momentum. So let's see kung hindi siya magko-crossover, no, kung magkakaroon lang siya ng ano, no, paghina, then hindi siya abot ng red, then babalik yung momentum. So observe natin yan, no? Dahil tayo mayroong, you know, starting na siya mag ano, humuyuko na yung ating blue line. So sabihin, may paghina ng buying momentum. So sa ating MACD, medyo nagpahinga yung ating MACD. Let's see kung magkakaroon ulit tayo ng retest sa high niya. Kasi kung magkakonso yan,
possible move niyan is kung sa ganyan, no? Sa ganyang area kung dyan siya maano. Or dito. Kasi may ito rin siya, ng console din doon sa heist dito, ng console din bago siya bumaba. So you know, ito naman ganun din, kung nagkakaroon lang siya ng extension, ayun, extension lang dun sa may overbought, then sell off na. So in CMBT, no, so ayun yung mga possible na pwedeng mangyari in the coming few weeks kung pangat yung galaw ng bangko. Syempre sideways movement tayo, so ito yung ating support dahil ilang beses tayo na hit dyan, ayun, yung ating 42 area. Ayan, ito yung pinaka top ng range. Basta yun, console at highs. Pagka tulad nito is nang decide siya, so sell off. So ayan si MBT, no, it's either sell off, console at highs, tapos sell off, or console or breakout, or bagong ano na let, bagong, so baka gayahin niya to, malay natin, no. So let's see, observe natin yung galaw nito in the coming few weeks. So ayan si MBT natin, ating next stock si BSC, no. So ito yung may balita tungkol dun sa fuel oil. So si BSC na break na yung kanyang downtrend channel. Tapos sa short term nagkakaroon siya ng yung kanyang previous na meron siya rising wedge. So nagka-totoo yung rising wedge, then ngayon ginawa naman niya short term ulit na downtrend, then ngayon nag-reverse. Pero yung ano niya hindi na sustain dahil sa area na to marami sigurong naipit, no? Kaya tayo merong red candle dito. Kaya mahaba yung wick. Ibig sabihin, yung dyan siguro yung candle. Siguro yung mga nakabili dito bago mag-breakdown is nagtitrim-trim ng losses siguro. Pero yung ating mga, yung PSR is malayo pa. Pati yung EMA. Let's see kung magkakaroon tayo ng ano, no? Kung hindi nababalik sa EMA, below EMA 200. Baka ang gawin niya is pababa dito sa ating line. Yung ating support level dahil ilang beses na hit yan ito. Tapos yung ating MACD. Ayun, may momentum. Malakas pa rin yung momentum. Pero kung next days is magpapatuloy yung selling pressure, baka makakita tayo ng pagyuko niyan. Kung walang immediate bounce yung mangyayari sa price niya, kung babagsak talaga siya or magbabounce. Kasi kapag nagbounce yan, tuloy pa rin yung momentum. Pero kung hindi, baka mag-crossover yung ating MACD. So yung ating RSI, ating RSI levels. So nasa upper channel tayo ng RSI dito na, no. Dahil medyo nahihirapan siyang umapak sa mas mataas na RSI ng ilang ano, no. Yung huling ano niya is December pa, no. So let's see kung uulitin itong galaw ng RSI niya. Kung aabutin siya ng medyo mataas na RSI levels, no. Kung hindi, ito yung ating support area. Dahil maraming beses na hit. Ito yung ating mga bounce area na inaabangan. So yan si BSC. So basta may magandang plano yung kanyang kumpanya sa kanyang portfolio, sa renewables at sa oil, parang si ASX. Sana magkaroon to ng medyo pagtaas pa ng price kung ganyan yung, kung maganda yung gagawin ng company. So yan si ating BSC, no. Ating next stock si Isen. So si Isen nag-bounce nung nakaraan. So sa mga nakasalo, congrats sa inyo, MA50. So yun nga, yung ating sinasabi na isang possibility na nag-bounce sa MA50, then i-contest agad tong ano, ito. Ayan, so nilitas agad to, nagkaroon ng week sakto. Tapos ngayon nagkakaroon ng red. So medyo ano pa, baka magawin nito is mag-conso dito. Depende. Kasi pag lumapit yung PSR at yung candle nandito, magde-decide yan kung breakout tayo
or kung hindi, kapag di niya na-break yung pagka lumapit yung PSAR at yung candle is ano, pwede siyang bumaba. Kung pwede ulit siyang mag-support sa MA50 kung sakali. So yung ating support MA50, ito yung ating mga resistance dito. Tapos yung ating target 13 pesos. Tapos yung ating ayun, so yung ating MACD, medyo yumuyo ko na pataas yung ating blue line, pero medyo malayo pa. So ilang araw pa, pero yung sa kanyang humihina na yung sellers. Tapos sa ating RSI, ayun, nag-flat lang dahil tayo ng red candle. So hintayin natin kung magkakaroon tayo ng sideways movement sa RSI niya. Or ayan. So si Asen, maganda pa rin dahil yung kanyang mga partner is binibili na niya. No, yung sa Australia ata yun. So yun yung mga possible moves ni Asen. Konso dito sa era na to. Possible konso. Or kung ilang araw din, kung kompetente naman siyang gumawa ng short konso, then retest sa 13 pesos. Tapos ang ating pinakamalalim support, MA50. Yan yung mga, yun yung possible trend ni ASEN. So yan, ating next stock si Converge. Si Converge. Converge naman, ang ginagawa nito is binaano. Nire-retest niya ngayon yung kanyang MA50. Kasi yung candle niya parang ano to eh, parang harami ata to yung sa gitna yung green na may ikli. Pero may week kasi eh. So yun, so dapat nga mag-hold to sa area na to. At sa at mag-trail siya dun sa ating MA50 para gumanda yung galaw na ito. Kahit mag-consume muna to dito sa area na to. Tapos medyo ano, so ito yung mga ating bounce area, no, medyo mataas yung bounce dito. So let's see kung mag-hold yung ME50 natin or magte-trade dun sa ating triangle, kung babalik siya dun sa box. Tapos yung ating MACD, so yung MACD natin medyo mihina, So good yan kasi may paghihina ng selling pressure, no? Ayun, no, dahil yung ating blue line nag-start na mag imuko pataas. Tapos sa ating RSI, medyo may bounce na tayong nakikita sa kanya. Ayun. So abangan natin kung magkakaroon tayo ng trend sa kanyang RSI. Ganyan. Kung magiging magandang galaw niya, possible tayo magkaroon ng trend pataas. Tapos yung target natin, basta ang ano, is makagawa muna si Converge ng magandang support sa ating box area dito. So dapat gumanda yung kanyang indicators is mag ano si RSI 50, then magkaroon ng momentum dahil yung kanyang yung MACD is medyo nagiging positive na. So, ang possible gawin yan, pwedeng paganyan, pa-V, parang baka gumawa to ng cup kung sakali. So, medyo malayo pa, hindi pa nabubuo yung ano, dahil kaka-bounce lang ni Converge. Yun, kasi yung trend niya, ayan, na-break na pala, no? So, pati sa ating PSAR, kapag lumapit yung PSAR, tapos yung candle is lumapit dun sa PSAR, is magde-decide siya kung break or make ba yung gagawin nito. So yan si Converge natin, basta makagawa ng magandang support at pumasok dun sa ating box area. So yun yung mga ating possible buying momentum kay Converge. Sa ating next stock si Picor, langis, no? Si Petron. Oops, mali. Picor. Ayan. Si
figure naman natin. Tingnan natin dahil nabalik na nga yung kanyang ano, yung kanyang bearish pennant. So ngayon, hindi niya pa kayang irita sa ngayon itong high niya. Dahil tayo merong doji. Pero uptrend pa rin. Check natin yung MACD. So may momentum pa rin. Lakas pa rin yung momentum niya. Yung upward momentum. So yung sa ating RSI. Kasi meron po siyang extension level. So overbought na. Pero let's see, kasi ito kasi nag-conso at highs lang eh. So let's see kung magkakaroon tayo ng conso at highs this area. Conso at highs ulit, or dito. So ating mga support area, ito. Kasi ilames na hit yung area na yan, you know. So ito yung ating support sa ating RSI. So yun yung mga possible gawin ni Pior natin. Kung hindi niya pa kakayanin agad i-break itong previous high niya, which is ito, baka mag-conso at highs muna ito, tulad nitong ito, conso at highs bago ito, conso at highs as kung aabangan lang yung EMA 9-13 bago gumawa ng decision for breakout. So yan, medyo malayo ang ating trend, so, kasi parabolic na to, no. So inyong mga possible gawin ni Picor natin, conso or ano, conso muna at highs, dahil yung kanyang candle ngayon is ano eh, doji, no, mabang espada. So ating next stock si Monde. So si Monde, so medyo lumalabas siya sa ating downtrend channel, pero pula pa rin. So kailangan mo nang gumawa ni Monde ng base. Katulad nito. Si after niya mag breakdown, ilang sell off lang tapos base. Ayun yung kailangan nating hintayin kay Monde dito, kung diyan na mismong bottom area niya. So possible ay yung maging buying mo area natin kung sakali. Pero wait na muna natin dahil continuous pa rin yung kanyang net foreign selling, ano? Halos ano, 269 million yung net foreign selling niya. Sabihin, ano, yung mga foreigners is lumalabas pa rin dahil yung EMA natin is malayo pa. So ilang araw pa, then malapit na yung ating EMA 9. So check natin kung magsusupport yung ating lower EMA natin na EMA 9, 12 at 20. Tapos itong area, kung mag-hold yan, let's see muna. So observe muna natin dahil malakas pa yung selling volume, oh. Puro pala pa rin sa ating MACD, wala doon na medyo humina, pero malakas, may ina pa rin, oh. Mahabang red pa rin, so hindi pa yumuyo ko pataas yung blue line natin. Tapos yung ano natin, yung RSI natin nagbounce sa may bago siya mag oversold area, no. So ito natin mga aabangan ulit kung observe natin kung magte-tail to dito pag ganyan pataas or sideways movement sa baba bago mag-oversold area. So yan si ating Monde. So observe muna natin dahil wala pa tayong clear na support. So yan, ating next stock si ASX. So ito yung ano, yung gas company ng ano, ng Ayala. So meron siyang disclosure na ano, na approval for ano, for SRO at share swap. So yun, si ASX, ito yung si ASX, magandang ginalaw nyo nung nakaraan, eh, no. Perfect to for position trade dito. So ngayon, tapos niya mag-correct ngayon, is nagkaroon siya ng ano, na falling wedge. So a bullish pattern. So ngayon so yung dulo lang wedge is lumabas na siya. So nag-breakout na doon sa falling wedge. Then nag-hold above EMA 100 natin, dahil ayun, no, ginawa yung support yung EMA 100 natin, doon nag-trail sa ibabaw ng EMA 100. Tapos ngayon nag-breakout siya sa kanyang previous high dito, yung dalawang beses tinest itong 18 peso area.
So may trend tayo. Let's see kung magte-trail dyan or retest agad bukas or o ngayong week. So malaki kasi yung buying momentum ay, no? Laki. So sa ating RSI ay sa ating MACD, so bumalik yung momentum niya. Let's see kung mag-hold yung momentum na yan, kung babalik ulit, kung aakit yung momentum niya. Ayun, kasi mahina na yung momentum eh, tapos bilang bumalik. So let's see kung mag-hold. So yung ating RSI, so malapit na siyang itest to. Let's see kung itatest ulit yan yung ating overbought areas. Dahil may mga times na siya nagkakaroon ng constant sa may mga times siya binabalikan talaga yung overbought area. Ayun, so may mga extension yung ganyang RSI levels. Ayun, so ito yung ating unang area, tapos ang possible extension ay ito. So kung magiging maganda yung kung magkakaroon ng SRO, let's see. So yung ating always na buying momentum sa yung kanyang buying area, laging areas of support. At yung kanyang kung di pa kayo nakabili sa support, pwede naman kayo makabili dito for breakout play dito. So yan yung ating, tapos yung ating pinakamataas, yung ating resistance nung nakaraan bago mag downtrend. Ayan. So yan si ASX. Yung ating last stock si Shell PH. So petroleum ulit, petroleum ulit. So patuloy pa rin pagtaas ng petroleum. So yun, tayo ng red candle kay Shell PH, no? So ang ginawa lang ni Shell PH ay finil yung wick, ayun, no? May wick din yung nag-iwan ng wick dun sa gap. So finil lang. Tapos ng red candle tayo. Silipin natin yung ibang indicators. MACD niya may paghina ng onte, pero hindi naman siya ganoon ka-evident. Nandun pa rin yung momentum paakyat. So going back yung ating RSI levels. Possible kung kukonsultize to, pwedeng mag sideways movement dito or dito sa lower portion ng overbought area. Yan yung mga possible gawin ni natin, ating Shell PH, no? Yung kung hindi pa kaya i-tap out yung isa pa niyang gap dito, na medyo mataas na rin. Ito. So, consult highs muna yung ating inaasahan or pwedeng abangan yung ating trend line. Dito, sideways movement. So, yan si ating Shell PH. So, yun guys, no? Salamat ulit sa pakinig at panonood, no? So, mag-ingat pa rin sa COVID-19 kahit na malawag yung ating restrictions. So, laging maghuhugas ng kamay, no? Laging magdi-disinfect sa ating mga areas na pinupuntahan. So, yun. Bukas ulit guys, no? Salamat ulit. Bye-bye you.